ika-3 araw ni Senador Bong Revilla sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, muli siyang dinalaw ng kanyang pamilya para sa isang family fellowship na regular daw nilang ginagawa. Kabilang sa mga naroon ngayon ang kanyang amang si Don Ramon. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam! June Maris, unti-unti nga nagsidatingan ang mga kamag-anak ni Senador Bong Revilla sa pangatlong araw ng kanyang pagkakakulong dito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Pinakahuling dumating kanina lang alas 11 ng umaga ang ama ni Senador Bong Revilla na si Don Ramon Revilla Sr. Nakasakay sa wheelchair ang dating senador. Bandang alas 9:30 ng umaga, dumating si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Malayo ang binabaan nito mula sa lugar na inasahin sa media, pero mukhang may bit-bit na Biblia ang Vice Gobernador. Nakatakdang magdatingan ng sabay-sabay ang pamilya sa pagbisita nila ngayong araw sa senador. Kanina nga ay may namataan tayo mga pari na papunta sa Custodial Center. Kasunod ni Jolo ay dumating naman bandang alas 10 ang kuya niyang si Brian. Mga 20 minuto ang nakalipas ay dumating na rin si Congresswoman Lani at iba pang kamag-anak. Tulad ng mga nakaraang araw, mukhang may bit-bit silang pagkain para sa senador. Bukod sa pamilya Revilla ay nakita rin na bumisita ang komedyanteng si Jimmy Santos. Sa isang panayam ng Super Radio DZBB, sinabi naman ng misis ni Revilla na hindi siya dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino sa Hulyo. Matagal na raw silang biktima ng shame campaign ng Pangulo at inaasahan naman nilang muli silang titirahin ng Pangulo kaugnay sa pagkakakulong ni Senador Revilla kaugnay ng pork barrel scam. Ito na raw ang ikalawang beses na hindi siya dadalo sa sona ng Pangulo. Patuloy namin kinukuha ang panig ng Malacanang kaugnay rito. June, malayo tayo dun sa area na pinagbababaan ng mga pamilya, ng pamilya ni Senadora Bong Revilla. Kaya wala pa tayong nakakapanayam sa ngayon, pero patuloy tayong nag-aabang para makahingi tayo ng updates tungkol sa kondisyon ni Senadora Revilla. June. Nabanggit mo nga na wala kayong panayam pa dun sa mga pumapasok. Ano? Pero mula naman sa mga official sources like PNP, may information na ba tayo kung nakakapag-adjust na ba ang Senador Bong Revilla ngayong magpapangatlong gabi na niya mamaya dyan sa kulungan? June, sa ngayon, kakaunti pa lang yung impormasyon na nakukuha natin mula dun sa PNP. Dun sa kasalukuyang kondisyon ngayon ni Senador Bong Revilla, sinusubukan pa nating makapanayam si PNP spokesman General Sendak. Pero kanina, nagkaroon lang tayo ng initial na impormasyon o paliwanag kung bakit nakabisita kahapon si Congresswoman Lani Mercado kahit na initially ang visiting hours lang dapat ay 9 to 3 p.m. ng Webes at Linggo. Sabi niya, yun nga, bagamat merong ganung initial na schedule, sa ngayon irregular pa raw yung visiting hours para sa senador dahil nga kakalipat pa lang niya dito sa Camp Crame. And most likely ngayong araw, magiging mas lenient din sila, hindi na rin ipapatupad strictly yung 9 a.m. hanggang 3 p.m. na visiting hours, Jam? June, sa ngayon, aabangan pa natin kung papatupad ba nila ng stricto to, pero inaasahan nga natin na lulubos-lubosin ng pamilya itong pagbisita nila kay Senador Revilla hanggang 3 p.m. Ay babalita natin later kung 3 p.m. na at hindi pa rin sila umaalis doon sa pinagkukulungan kaya Senador Revilla, June. Okay, kung mayroon na kayong ma-interview dyan, Jam, balikan ka namin maya-maya siguro. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante, nag-uulat ng live mula sa Camp Crame.